Ninoh. Hey, what's up mga ka-tribe? Dito na lang po tayo at pagpaninagong vlog po tayo about po sa pag-align. Our video for today is alignment sa side wheel at saka sa single po. So, ibibigay po natin sa inyo yung mga sukat kung gano'ng kalalayo at paano po i-align ang sidecar natin. So, bago po ang lahat, shoutout po muna kay Mr. Saldi ng Sapagita Toda, kay Mr. 55 Ibak, at kay Mr. Abel Deport ng Saipan, USA, sa kay Mr. Junel Rosales, at kay Mr. Jerome Rebecca Recalde pala. So, yun, shoutout po rin po kay Mr. Alan Rivero Borrero ng Angeles City, Pampanga, at Mr. Mikael Manginit ng Nueva Ecija, Talavera, Nueva Ecija, at Mr. Scorpion King. Shoutout po sa inyong lahat. At yung mga gusto pong magpa-shoutout, mag-comment down below lang po kayo sa video na ito. At yun po, shoutout po sa lahat po ng mga Manalang Sidecar supporters. Shoutout po sa mga subscribers, Team Manalang. So, shoutout po sa mga kamag-anakan natin dyan. So, yun po. At bagong lahat, intro. So ayan mga ka-trike, papakita natin ngayon itong alignment na to. So ito mula dito, ito makikita nyo to, mula dyan hanggang dito, eh 12 po ang layo. Ganun din po sa bandang unahan ng gulong ngayon, hanggang sa body po ng sidecar, 12 po ang layo niyan. Dapat parehas yung likod at saka yung harapan. Yan, yung harapan na to, yung kabantay nito, mula dito sa may ihehe, saka dito, saka doon, 12 po dapat ang layo niyan. Yan po yung tamang sukat po para po walang kabig ang inyong manibela sa sidecar. So, ayan. Saka, yung mga kapagawa po ng mga sidecar, dapat po lalagyan nyo na po ang ganito, yung pang double shock. Mga katrike. So, ganito. Dito naman, wala naman dito, hanggang sa may gulong dito, 6 po ang layo niyan. 6 hanggang 7. Yan. So, kung titignan po natin, para po, ano, yun din po yan, yung gulong dito, dito sa bandang unahan, 6 or 7 ang layo, mula dito sa gulong, sa rim pong susukatin mo, rim, at saka dito. Tapos sa likod din, yung likod ng gulong na to, 7 o 6, mula dito, hanggang sa may rim. So yun, tapos dito na yung ehe, yung kanyang spindle. Titingnan natin ngayon, lalagay po yung ng ating mag-a-align. So, ayan po. Ayan, yung mga spring po natin yan. Ayan, tapos yun, yung busing. Ayan, tapos may busing po sa may ilalim. Ayan. Ayan po, gawa mo na lang po yan. Lalagay po ng toolbox dito. Ayan po yung kapo dito sa bandang unahan. So, medyo pasubsub po siya ng konti. Kung po nakikita, tutup po siya ng konti yan. Para po may forma kahit papano. Okay? So, yun nga. Ito po ilalagay natin mags. Yan. Yan. Yan ang mags. What a nice. Okay? So, ito sinasabi ko sa inyo. Lalagyan po yan ng bakal. Wala doon sa may bakal na to. Yan. Patayo. At dito po. May yan, mula dito patayo hanggang dito, yan po yung magiging alignment niya. So, mula naman dito hanggang dito sa isang layo niya o 7, asa niyo yung anong gusto niyo, anong kalayo. Ganun din sa bandang harapan, yan 6 mula dyan pa ganyan para pantay siya. At maganda po sa pagka-align, medyo po ihiga nyo po ng konting ganyan, konti-konti lang, mga hindi naman nakakos ng 1 inches, basta nakahiga ng konting ganyan. Ang preparation po ng ganon, kaya piniprepare namin ng ganon, para pagka nagkaroon ng laman yung sidecar, babalik po siya sa dati niyang tayo. Kapalaban lang po siya ng ganyan, nakapalaban siya, yan. Tapos, pagka may sakay na siya, tatayo siya, ganyan, diretso na. Pagka walang laman, nakahiga ng konti. Kasi yung spring, pagka bumaba na, gaganon yan. Hindi higayan dito. Hindi naman higang-higang ganon.
diretso lang, tatansyahin lang yung tigas lang yung spring at saka yung bigat din na ikakarga itong sensor natin. So ganun po, nakigaw ng konti, ayan, ganyan ng konting ganyan, kung makikita nyo at nagkaroon na laman, ayan, ayan, paulit-ulit ako. So yun, ganun din ako sa single. Single, kung makikita nyo, medyo nakigaw ng konti yan, oh. Ayan, oh. Igaw yan ng konti. Tingnan natin sa likod para mas malinaw. Ayan, nakahiga siya ng konti. Kasi pagka nagkaroon ng laman, eh diretso siya, gaganin siya. Yung taas lang, yung baba, may iiwan yan. Nakahiga ng konti yung taas, sa kaliwa. Eto, nakahiga ng konti yung gulo, sa kanan. So, napagalay. Tapos importante po yung sukat po ng taas. Yan, dapat meron tayong gamit na ganyan, yung mga bang jack na ganyan. Tapos ng unahan, makakalan yan, hanggang to. Makasukat na yan, parang preparation na siya, na align na siya ng ganyan, yung ratio. Mula din sa tupo na sa bumper, ang nakagulong tupo. Ganun din itong flooring, dapat. Kung gusto ng customer na lang katusub ng konti, susubsub lang po siya ng konting konti. Kasi pagka binaba po yung shock na yan, yung nung tukod na to, eh bababa pa yan ng mga kulang-kulang isang sa pulgada. So dito po yung sukat nya, 5.5 mula dito sa flooring hanggang dito sa may flooring ng sidecar. Sa flooring ng semento hanggang sa flooring ng sidecar. Dito po yung sukatan. Yan mga katrike. So yun, sana may natutunan po kayo sa aming pagbablog. Hindi lang po ako puro daldal ng daldal. Sana mayroon kayong informasyon na nakakalap. At ito pa, ito po pa isang importante sa sidecar. Dapat mayroon siyang ganito. Bakit? Kasi magiging makalampag yung sidecar pagka wala siyang namimigil na dito. Kasi tatama sa dito sa gutter, tapos tatama itong siding sa doon sa gutter, magkakaroon ng palampag. So yun mga katrek, nakakuha kayo ng konting idea. Tapos ito, ginagamit natin mga 5.8. Hindi tayo gumagamit ng 12mm dyan. Yan, nag-improve po tayo dati kasi 12mm lang ginagamit namin dyan, eh lagi napuputol. Tapos ito, ginagamit namin dito. Pag sa flat bar po yun naman kapal, pumupusawan po. Nakalimutan ko tuloy. Ayan, nag-block ako kasi siya na. So yan, siya naman, sorry. So yan, ito dapat importante ito meron yan. Tapos itong gutter, may bend po yan. Simula dito hanggang dito, sa dulo. Pares lang dito yan. Siyempre, dapat pares yan. Ano po yung purpose, bakit ganon? Kasi, pagtalas mo po ito ng gutter, dito, nagkakaroon siya ng dito, putol. Talaga na po putol siya. Saka nag-aalon-aalon siya. Ang gutter na yan. Lalo na pag nagkakarga yung mga driver natin dito. So, yun. Ayan, balik tayo dito sa loob. Ayan, dapat yan intact yung mga tukod na yan bago yan i-align sa motor saka sa side wheel. Para hindi siya gagalaw. Okay? Ayan, o. Oh. Makikita nyo, di ba? Saka makapal. Ang ginagawit po namin dito ay pang parang pang gate na to eh. Makapal to, makapal. Hindi yung katulad ng mga nauna namin ginagawa dati. So in-improve namin to. Nag-upgrade kami ng marami. At ito, hindi na kami gumagamit ng black iron. Puro GI na, GI5 na gauge 40. Tapos ito yung stainless. Semi lang po yan. Ang semi stainless po na ganito ay 17,000 lang. Yan, sinasabi ko na po 17,000 lang. Semi stainless po ganito. Naging 17,500 lang po ito kasi ito nagpalagay po ng extra stainless dito yung mayari. O yan, biyahin ka to the po ito. Shoutout po kay Boss John Kilay. Yan, tsaka kay ma'am yung boss niya, kay ma'am Jovelin. Ano? Tugano, Jovelin Tugano. Shoutout po sa inyo ma'am at kay Boss Kilay at sa kanyang boss na lalaki na asawa ni Ma'am Jovelin. Yan, bagong-bagong Kawasaki. Kawasaki 175. Yan pala ang tinatakbo niya. Hindi no? Dinala ito ng Batangas. Pag uwi galing Batangas, diniretso na dito. So yun, mga katrek, maraming salamat sa inyo. Supportahan niyo po kung aming YouTube channel.
At kalat nyo po, i-like nyo naman, share nyo na rin, i-subscribe nyo na rin kung kayo po yung nasisiyahan sa aming mga binibigay na tips sa inyo. At ito, ayan, meron po kami nalagay dyan na tubo sa gitna, makikita nyo para pinaka-washer nyo, stainless po na tubo, para po hindi po siya magkakaskasan masyado. Pag gusto nyo umiga ng konti yung single nyo, kasi nga, dahil nga pag kaminsan eh, higa na namin na ganun, at bumalik na, tumihiga siya ng ganun, pwede nyo alisin yung isa na yon, yung binigay namin na tubo. Tubo na yung stainless, para umiga siya ulit ng pag-anon. Okay? Alright. So yun. Tsaka importante, hindi siya tatama dito. Tignan nyo muna to bago nyo i-pull weld yun. Full weld yung mga ganun-ganun. Tignan nyo muna to, baka tumama dito. Yung mga baguhan dyan, na yung mga newbie na gustong mag-align, subok para nasubok, ganun talaga. So yan, sinasabi ko kanina. Nalagyan siya ng deform, patayo. Yan. Pwede rin namang magputulin yan, diretso. Ang problema lang kasi, sobrang laki niya, ang hirap po yung ibaloktot. Kailangan pa talaga ng malaking pwersa. So ganyan po yung nalagyan natin. Yan. Dito mayroon siya ditong visor optional kung gusto nyo ipalagay o hindi, kasi hindi na kami naglalagay dito ng tambol, dati kasi matambol to eh. Ang ginagawa na lang ngayon, flat na to, wala na ng visor, lalo na sa mga mapuformang mag-tricycle dyan, hindi na nalagay ng visor. Tapos ito pwedeng dibukas, pwedeng bisa na, pwedeng fix lang, pwedeng naka ano yan, pwedeng naka frame. Pwede rin naka-frame to ng Chevrolet. Wala doon mga re-request na mga ka-trek natin dyan. So yun, sana nakakuha kayo ng konting tips. At yung mga gustong magpagawa po ng kulong-kulong, sideline ko lang, kulong-kulong natin. Ito, dalawa ang spring, 3/4 na tubo, nag-galvanize, 40 gauge ang kapal. Kaya pareha sila, 11,000 po yung ganyan natin. Yan. Direct to the point po tayo. Price po niyan 11,000. Para po hindi na po tayo tanong ng tanong kung magkano at ba't walang presyo. Sinisisi nyo pa po yung video, ba't walang presyo. So yun, ilan lang naman yun. Semi stainless na typical. Stainless to, stainless ito, stainless ito, at yung bubong stainless. Yung bubong natin, 20. Oh. Yan, 17,000. Eto, bubong galvanized. Shout out kay Mr. Albert Castro, sa kanya to. Ayan, bubong galvanized, stainless na lahat hanggang sa baba. Ayan, ang presyo po nyan, magugulat kayo. Wow, nagulat kayo no? Kala ko nagulat kayo eh. Oh ha? Ayan, i-align na lang yan, motor na lang sa kanila. Kasi si yung mga taga Santa Maria, Bulacan, kung gusto nyong makakuha ng agarang mga motor, maraming sidecar, este, sorry, maraming mga sidecar doon kay Boss Albert Castro. I-message nyo lang siya sa kanyang Facebook account, Albert Castro Santa Maria Bulacan. Nagbibigay po siya ng hulugan at ng cash na ganito na naka-stack mo sa kanila at gawang manalang din po. At syempre, sila yung mag-a-align yan. Request niya yung mga mags na ganyan. Siyempre, mataas ng konti para kumita naman siya. Diba? Nag-gusyo nga eh. So, yung mga gustong magpa-ras na merong gustong bumili ng ras na taga Santa Maria, dumiretso na kayo kay Mr. Albert Castro. Shout out, Mr. Albert Castro. Yahoo! At saka sa kapatid niya kay Mr. Angelo Castro at kay Mr. Tote na siya yung taga-align. Pangalan kasi ni Mr. Tote, yung Tote Severino. Shoutout po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat na sa Bulacan. So yun mga ka-trike, ito po yung mga stock natin dito. Available natin. Ilan available natin na semi? Tatlo? Apat. Ito yung kay Ma'am Maribek Santiago o Santillano. Yan, nabubulol na ako. Jesseline pa to? Jesseline, ayan. Yan, available natin na meron tayo dito. Ito, mga ka-trek, kunin nyo na to, kasi ito, available to
NASCAR, pangpormahan, pangpasada, panghanap buhay, etc. etc. Murang-mura lang to, mga ka-trike. At ito hindi ko muna sasabihin yung presyo sa inyo. Kasi mamaya eh merong magalit. Mura lang to, promise, promise, mura lang to. I NASCAR po ang tawag ito, NASCAR, NASCAR. Okay? Pure stainless na NASCAR. 0.7 ang bubong. Hindi naman po ako galit, tumisigaw lang ako kasi maingay. Yan, yan ang loob niya. Pwede pong align, ora mismo. Paunahan na lang po. Pamain na lang po, pamain, pamain. Yan. Yan, yan ang forma niya. Oh. Oh, ha? Yan, mga ka-trike. So, ito, semi rin. Available yan. Yung semi natin na available, andi dito. Gawa ni Mr. Gani Olivas. So, yan, share it out. Sa lahat ng mga suki natin dyan. So, available din po ito po kung kalba. 19.5. Yun. So, yun po. Hanggang dito lang po muna. At ito po ang aming address dito. Yan. Okay. Sa mga nagtatanong ng address, i-search ka lang po yung aming shop. Manalang shop. Manalang sidecar. Sa Waze or Google Maps. Makikita nyo na po yan. Manalang sidecar lang po sa Waze. Diretso na po kayo dito. Ayan. Yung mga nagawa natin dati. Ayan. Yun, NASCAR din yun. Oh. Yun yung aking sakuragi. Ang aking alaga. Ayan, may sounds. So yun. Malapit po kami dito sa may Bernardino Hospital. Na bagong bago. Hindi pa nagagamit. Ayan. Yung gusto mong paggawa ng ganito, yung kulay dilaw. Gumagawa rin po kami yan. Pero matagal po gawin yan. Lunch time na, kain ng time. Mga ka-trike, kain na muna kayo, win. Kain na, oh. Nakilagay na yung gulong. Diba? Wait, pakita lang natin na medyo nakahiga. Yan, so, kung makikita nyo, medyo nakahiga ng konti. Gano'ng kalayo nang higa niya? Half inches, win. Dito. Anong, gano'ng kalayo? Win. Half inches lang na. Oo, oh, yan. Okay. Basta hindi lang siya sobra-sobra masyadong higa, okay naman siya. Ito, may pinto siya sa tabi ng driver. Kita nyo? Andito yung motor. Andito yung toolbox sa ilalim na ito. Tapos may pinto siya dito. Ayan, may bintana siya, may slide. Okay? Yan. Tapos meron siya pinto rito, di ba, son? Oo, dalawa yung pinto niyan. Para pag pumasok dito, nakita kayo ng misis nyo, talon kayo doon sa kabila. Okay? Pakakatakas pa rin kayo. So yun, libot, takot ng libot dito. Ayun, ito yung kanyang pinto sa kanan at yung pinto sa kaliwa. Ayun, kainan na. Shout out kay Mr. Leo. Yan o, sa isa na sir, di ko alam taga saan kayo. Shout out po sa inyo, magpagawa sa amin. Oh, takot. Okay, Mr. Boji. Shout out. Shout out po sa lahat ng mga masusukit nating supporters dyan at mga suki natin. Okay? Alright. So, hanggang doon lang po muna ang ating vlog ngayon sa araw na ito. At maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta at pinagsasawang manood sa aming YouTube channel. Maraming salamat po sa pagbili nyo na mga sidecar sa amin. At patuloy nyo po kami subaybayan sa aming journey sa YouTube na ito, mga katrike. Maraming salamat po. Ingat po kayong lahat at God bless po.